Gandang umaga mga kagri. Nandito po tayo sa bayan ng San Simon. So, pinuntahan po natin yung kasama natin na local farmer technician dito at mayroon po akong ihahatid sa kanila at papasalan natin ang mga kasama sa trabaho. Ito po. Sir Orly! Ayan po, at andito na po may bahay. Ayan po si Orly Mapagal. Pinsang buo po ito ni Mark Makapagal, yung PBA player ng Ginebra. Mahabol vice mayor niya. Mahabol ng vice. Tingnan niyo po, lahi po ng matatangkad na tao yan. Lahi na mga gwapong matakamatik ka mo. At andan din po yung kasama natin, local farmer technician ng Candaba. Yan si Ma'am Mitch. At saka si Sir Orlando Reyes po, ayan po. Yan po naman ay isang public servant po sa kanilang barangay Paralaya at isa ring konsehal, no sir? Konsehal. So nandito tayo, ipakikita daw ni Sir Orly ang kanyang alaga. Ano ba yun? Ayan po. Naku, ang ganda. At tingnan mo yun po ang kanyang baboy. Ilan ang anak? 11 po yan, 11. 11, tataba. 1, 2, ay 11. So, tingnan nyo po ang trabaho namin bilang sa magsasaka. So, ibig sabihin si Sir Orly, ito nga po, active po siya at nagsasaka rin. At ngayon, at tingnan nyo po, ay may alaga din baboy. So, kompleto na tayo ngayon. Ayun po, yan. Sige, interviewin kita, no? May panay na, tapos may pag nakapahinga ng konti, may alaga na yung mga baboy. Ayan, tingnan nyo po. So, ibig sabihin, hindi po tayo nagdetepende sa pagtatanim lang ng palay. So, si Orly nga po ay nag-aalaga ng baboy. Ito nga po, tingnan nyo, ang gaganda nga. So, ibig sabihin, ang laki po ng income ni Sir Orly dito kung tutusin. At tingnan yung baboy. Magkano ba, sir, kung sakali yung baboy na ganyan? Ang kuha po nila ng inyo, 5,500 na eh, sa mga big. 5,500? Apo. Isa lang po yun. 11 yun. 11 to. Ay, nakukwentain mo yun. Sa 10 po, 55,000 na. Apo, yung pambawi po sa mga pinamanang ESF dati. Nalugin naman tayo nun eh. Kaya nga no. So, ibig sabihin ngayon ay nag-uumpisa ulit, no sir? Apo. Ito po yung pag-recover ng mga nagbababuyan ngayon. Sige, sir. Sir Orly, ito kasing channel ko para sa mga magsasakal katulad natin. So siguro bigyan mo sila ng isang mga mensahe na tulad mo, tingnan mo, nasa bahay lang pero nakakapag-alaga ka ng baboy, ika nga. So ibig sabihin, isa pa rin sa income para ma-inspire ang mga kasama natin magsasaka, bigyan mo sila ng, ikaw ba, ano pa talagang ginawa mo? Inalagaan mo? Paano nga nag-umpisa kung baga una muna? Simula po sa isang inayin. Yung after ESF, sinubukan ko na mag-try ng isang mag-alaga. Tapos, mabot ng isang taon, naka-recover naman. At pinabuntis ko, pinabulugan ko. Okay. Baka sakali. Okay. Baka sakali, makaligtas. Eh nakaligtas naman. Nakapanganak pa ng isa. Ito siya yung anak niya ngayon. Dinalagaan ko na yun. Tuloy-tuloy na yun hanggang dumami sila. Actually, dalawa yung inay-inay. Ando pa yung isa sa kabila. Okay. Ang kagandaan dito, dalawang beses sila nang sabay sila nanganganak. So, ibig sabihin meron pa doon? Meron po. Pupunta natin. Sige. Pakita natin. Sige. So, ito po at pupuntahan natin yung isa pang sinasabi mong baboy ni Sir Orly. Try cam din ako. Ito yung mga... may alaga ding manok ito. Manok. Yung tinatawag na 45 days, no? Okay. Yung mga alaga pa natin. Tingnan nyo po at active po si Sir Orly sa tinatawag na livestock, yung paghahalaga ng mga hayop. So, pakikita pa rin niya ang isang baboy. Anak, walaki ng inahin. Ito po, bagong nawalay na. Ito, ang laki. Ito yung anak niya. Pakita po natin yung mga anak nandito. Ayan po, ang dami. Anak, ito na rin. Ito, Sir Orly, ilan ito? 16 pieces yan. 16 ito? Opo, 16. Yung isa, 11 ito, 16? Opo. Nako, Sir.
Para yata ang gusto ko ng mag-alaga ng ano ah. Baboy. Natin yung mga kapwa natin mga magsasaka. Kapag gusto mong mag-alaga, matiwala ka lang sa sarili mo. Tapos maano ka ng konting punan. Recover ka rin. Tama no, sir? Opo. Sige, sir. Doon tayo. Para tanungin ka, tatanungin kita doon. Mga bisita natin dito. Oh. De Sir Orly, ito siguro isang mensahe na lang para sa mga kapwa magsasaka at siguro sir ikaw ang dapat magbigay ng mga mensahe dito. Sandali sir ha. Sige sir, ayan po ta yung mga ano dumidedi yung ano tumayo yung ano baboy. Siguro sir, Orly, siguro isang mensahe na lang para sa mga kapwa magsasaka. Para kung sakali, gayahin ka sa gawain mong ganito. Presyo na lang ko sa mga kumagalaga ng mga baboy. Tulad ng ating kapwa magsasaka. Saka after bukit po natin, may alagaan tayo sa kumaan ng bahay. Kumagalaga na rin tayo ng mga baboy. Okay. Alaan yung tamo ko ngayon yan, mga... Masaka kasi kahit pa paano makakaltas tayo sa araw-araw na ilikita natin. Tama, tama. Okay. So, sipag lang no, sir? Sipag at syaga lang po. Tama. At ika nga makakaahon din. So, kayo na huwag balang magkwenta, itong isang inahin, pinakita niya 11 ang anak. Opo. Doon sa kabila, narinig natin, pinakita natin, 16 ang anak. So, biik pa lang. Kayo na huwag balang magkwenta sa halaga nung kung sakali. So, malaking income po kung talagang tutusin natin, no? So, maraming salamat, Sir Orly. At isa po siya sa mga kasama ko, sa mga local farmer technician na taga rito po siya sa San Simon, Barangay San Miguel, San Simon, Pampanga. So, yung po nga kanyang pinsang buo na si Mark Makapagal ay humahabol daw ng Vice Mayor ngayon. So kaya natin po siya bilanggit dahil nga po si Mark Makapagal ay kilala bilang isang PBA player at ito po yung pinsang buo niya. Salamat sir ha. Maraming salamat din po. Sige sir, paano naman sa ating channel? Baka isang pabor yung channel natin, baka ipromote mo naman kung sakali yung... Sir Boy at Lakson po, subscribe lang po mo sa channel niya at mag-like and share na rin po kayo. Ay, salamat, salamat. Salamat, Sir Orly. Salamat. Ali, sige. Ito po at kasama nga namin si naman kanina, di ba, napakilala ko si Ma'am Meats tsaka si Sir Orly. Nang dalawa po ito, kasama namin sa trabaho. Pares na local farmer, tignan siya po ng Candaba. So, nagkita-kita kami dito at meron pala sila talagang sadya kay Sir Orly. Eh, magtukayot eh. Orly pa rin, Orlando Reyes itong isa. Sir Orly, ikaw ba pala yung may sadya rito? Sinasabi natin kanina kay Sir Orly na ibig sabihin, gayahin itong mga magsasaka. Eh, ikaw pala ay, ang sadya mo ay biit. Naingan niya ako sa mga alaga niya. Kaya sa amin, natatapos ng ASF, wala nang halos nag-aalaga sa Candaba. Kaya napapunta ako rin sa Simon dahil nga nakita ko napakagandang alaga at alaga sa income na bala ko rin mag-alaga na ako. Nakikiusap ko sa kanya na gagawing inahin. Okay. Nakikiusap ako sa kanya mga 3 piraso at meron naman akong paglalagyan doon. Eh kaya nga po nakita-kita kami rito, yun po ang pagsasarya ko sa kanya kay Sir Orly, Orly Makapagal. Okay. Kaya nga po nakita ko ang ganda at saka karagdagang income kahit na electric po, nagsasaka po ako. Okay. Kaya gusto ko po maparesign yung kanya dahil nakita ko ang gaganda ng big at bala kong talagang makiusap o bibil sa kanya ng 3 gagawin inahin. Ganun po ang sarya namin dito, kaya po kami nagkita-kita dito sa San Simon, kahit taga-handa pa po kami, kaya nataon po na nandito si Sir Boy at Lakton. Okay. Yun po ang sariha namin. Kaya nga po, ako, ang inaanod sa kanya, nakikiusap po akong tatlo para gagawin ginahin. Eh, tama. Apo. So, salamat.
Ibig sabihin, Sir Orly, at yan nga po, isa po sa mga siguro nga kanina sinasabi natin at in-interview natin si Orly at nagbigay ng mensahe sa mga kapwa natin magsasaka. So tingin nyo, na-inspired niya itong kasama namin sa trabaho, si Orlando Reyes. So, ang sadya pala dito ay talagang kukuha ng biig. At ako naman po ay may sadya rin kay Orlando Reyes, kaya naparito ako. So, ibig sabihin, ihatid ko po yung produkto natin na sinabi nga, yung Turbo Pro at Suprobim. At siya po ay umorder, ika nga, doon sa, kasi nga nasabi natin na yung mga produkto ay napakaigi sa ating mga halaman. So, siya po ngayon ay susubok doon sa produkto. At mamaya po ay pakikita natin yung kanyang binili. So, ito po at dala natin po yung in-order na Turbo Pro at saka Suprobim. So, umorder po si Sir ng apat, no Sir? Apat na Turbo, apat na Suprobim. So, andyan si Pogi, oh. Ayun ang anak ni Sir Orly. Good morning po ulit. Eh, nagkataon nga po na nagkita kami dahil may order po kami sa ito nga pong Turbo at saka Suprobim na kasi po sa aming magsasaka sa Candaba, eh, masyado na pong mapakamahal na fertilizer natin ngayon. Kaya, sabi nga po ni Sir Boyet na subukan namin ito kung ano yung resulta. Pero sa tansya ko po, mapakaganda po ng ano ng Suprobim at papuntang booster. Kaya te-testing po ako. Kaya nga po, kung sino mong magsasaka at ako po, siya na testing na po niya, ako hindi pa. Okay. Kaya po umorder ako ng marami-rami para sabi ko sa mga kapwa ko magsasaka sa Candaba, na ito, subukan ko, pagka nag-improve, eh, dadagdagan pa po namin ang order namin. Kasi po, sa dating ng magsasaka ngayon, sa dating ng panahon din sa atin, eh, napakamahal po na lahat-lahat dahil nga po sa nataas ang diesel, sumama na po ang fertilizer, kaya susubok po kami rito. Salamat, okay, Sir Orly, no? Ako naman po, ay kaya ko po na-share sa kanila dahil nga po nasubukan natin itong produkto na ang produkto po ay dahil nandiyan po sa, di ba, yung Corville Company. So, sabi ko nga ay maganda ito. So, ibig sabihin, tulong ko na rin sa mga kapwa ko magsasaka. Subukan nyo po at malaking tulong. Mag-reduce tayo ng fertilizer kung susubukan ito, sabi ko nga sa kanila. At sila mismo ang sasagot pag ano po ang lilitaw sa kanilang mga halaman. Eh, yung nga po si Sir Orly ay malawak po kasi ang bukirin nito. Kaya po, ganun po. At saka nakita ko po talagang po sa magsasaka. Eh, nung nag-meeting kami doon, pinakita sa akin sa barangay hall, eh, ang binilang ko sa kanya is 17 years na hanggang ngayon na nagsisilbi sa kanyang barangay. Naging isang barangay captain. Tapos, tatlong beses na sir na. Pangatlong beses na ng konsihal ng barangay. So, talaga pong ang tulong ni Sir Orly sa kapwa magsasaka natin ay nandun pa rin ang puso niya, ika nga. So, wala po tayong pinagkaiba sa kanya. So, kaya nga po nagsira ako sa kanya. Ay naku, Sir Boyet, sabi niya sa akin, magdala ka at tingnan natin. Pag nagkaroon ng resulta yan, yung mga kapwa magsasaka natin ay matutulungan na. Ika nga po, sabi niya. So, ito pong si kasama niya, si Ma'am Mitch, eh, sabi nga po niya, titingnan din ang produkto at ito po ay may bukirin din. So, pakasakali ay masubukan na rin sa mga susunod na araw. Yun lang po at maraming salamat sa iyo, Sir Orly, sa iyo, Ma'am Mitch. Maraming salamat din po, Sir Boyet. At saka umasa po kayo na, umasa po, Sir Boyet, na ipa-plug ko po sa mga, at testing ko po sa mga kapwa ko magsasaka. Dahil yun nga po, nasabi niya halos sa 13 or ilan ng years na akong nagtitiwala sa akin ng mga kabarangay ko. Kaya siguro naman po, pagka inano ko sa kanila to na maganda, susunod na po sila. Okay? Salamat. Ito po yung in-order na mga produkto. So ayan po, palis na yung mga kasama natin. Wala lang gawin mo kaya itong kaingin sa pipising ko libro. Sige.
Okay, sige po, at papaalis na kami. Sige. Bye-bye. Yun nga po, pinakaisip po sa kanya na apat na pares, kaya po nagkita-kita kami rito para tape. Kaya lang, nagkataon po na murder ako ng babaeng ano para gagawin ko. Inahin, baboy, no? Opo. Walang nasayang na araw-araw sa iyo ngayon? Opo, dahil sa, alam niyo naman, tayong mga LFT, sa loko, nagsasaka po. Kaya, maraming salamat po. Okay, thank you. Mga kakri, mga kasaka, ito po at pauwi na tayo. At yun nga po, at hindi natin nakalain na pagkakataon ay nagkita-kita kami dun sa kasama namin kay Orly Makapagal, ng kasama kong local farmer technician dito sa bayan ng San Simon. So, yun nga po, at pagkakataon nga naman, no? So, nagkita nga kami dun eh, si Sir Orly pala eh, mayroon din pakay doon at bumili nga ng baboy. So, pinapunta naman tayo doon eh, para ihatid daw yung in-order niyang Turbo Pro at saka Super Beam. So, at after yun na-inspired din sa Sir Oli Makapagal dahil po sa mga pinakita niyang mga alagang baboy. So, ang lulusog po at ang nakaka-ingan yung tingnan yung mga alaga niyang biik. So, yun nga po, at nagbigay ng mensahe sa mga kapwa natin magsasaka. So isa pa rin pamamaraan na dagdag kita sa ating mga kapwa magsasaka kung ganun po ang subukan din natin, na hindi lang tayo nagdetepende sa pagtatanim ng palay o anuman na halaman ng ating mga kapwa magsasaka. So isa pa rin po yan sa mga pinupus natin at para magkaroon ng ibang kita ang ating mga magsasaka. So, salamat po at sa next time na video na po at salamat ulit sa mga ating mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Ako po ay walang sawang magpapasalamat sa inyo kung sakali ay kayo rin po ang buhay, kaya ako po ay lalong sumisipag o gumagawa ng mga vlog na ginagawa natin para sa ating channel. Ingat po at maraming salamat ulit.